They were saying na very unprofessional daw si Senator Aimee Marcos sa ginawa niya kay Miss Karen Davila. Oh, Karen, oh ABS-CBN, ano kayo ngayon? Dapat lang yan sa inyo. Yes, good morning, Karen. It's nice to see you're still here in the Philippines. Well, first of all, congratulations. Akala ko mag-migrate ka pag nanalo ang Marcos. Hoping always for the best for the country. Thank you very much. We need that. Unity. Karen, aalis ka ba talaga sa ibang bansa o isa ka na rin sa mga sinungaling na katulad ni Mama Lenlen? So Palpal is real. I don't know with you guys, but for me, hindi naman ito insulto. Hindi si Karen yung pinutukoy ko dito, but you pigs, kayo, ng mga nagsabi na aalis ako pag nanalo si Marcos. Because you know, kayo naman yung nagsabi nun. Kami, hindi sa amin ang galing yun, sa inyo yun. So ngayong nanalo na si Marcos, of course, us, naniwala naman sa inyo kasi nga pinks kayo, professionals, may isang salita. Tapos andito pa kayo, wherein you're supposed to leave. You're supposed to be out of the country now because Marcos won. But you're still here, so I think it's normal na nagtatanong kami, di ba? At pwede nyo namang sagutin, but you can just say na, it was just a joke, pasikat lang talaga ako, and you know, nag-feeling, pero yung totoo, hindi ko naman talaga afford. And to those na nagbabalak na talagang umalis, then good luck, I am so happy for you. May tubig ba kayo dyan? Ay, napanood kasi ako nasunog eh. You know what? Natatawa ako sobrang hagalpak yung tawa ko nung napanood ko to eh. Kasi, hindi naman kailangan kasi simulan ni Miss Karen Davila yung interview by saying this is going to be a colorful interview. So you're telling me na some of your interviews or most of your interviews are not colorful, walang flair, hindi karapat-dapat sa attention namin, mga Pilipino. So, basag. Basag na basag. Natutuwa ako kay man ng Aimee kasi kung nag-backdown siya dito at nagpa-professional siya, panalo si Karen. Same thing nang nangyayari on a daily basis sa atin. Kahit sa trabaho eh. Diba? If someone gives you an attitude and you backdown sa mata ng ibang tao, talo ka. Wala. Binugahan din ng apoy pabalik. Alam niyo na ngayon, I really hope you learned a lot from this, Miss Karen Davila. Guys, ito yung edited interview ni Karen Davila kay Senator Aimee Marcos na hindi pinakita doon sa full coverage ng ANC. Good morning, Karen. It's nice to see you're still here in the Philippines. Ouch! Well, first of all, congratulations. Nanalo ang Mamay Great Cup at nanalo ang Marcos. Ouch! Hoping always for the best for the country. Hoping always for the best for the country. Naku, tumigil ka, Karen. Good morning, Karen. It's nice to see you're still nakakita here ka ng katakat mo. Sarap ulit-ulitin, guys. Congratulations. Oh, mga be, napanood niyo na ba yung clip nito? Hello, good day to everyone. Nakita ko yung clip at nagbasa ko ng mga comments. Siyempre sa comment section. At tayo na be, nagulat ako sa mga comment ng mga kakampings. They were saying na very unprofessional daw si Senator Aimee Marcos sa ginawa niya kay Miss Karen Davila. Very unprofessional? Sa inyong mga kakampings nang galing yan? Sa inyong mga professional kakampings pa talaga? So ayun na nga, Senator Aimee Marcos asked Karen Davila kung ba't nandito pa rin siya sa Pilipinas. At ang akala daw ni Senator Aimee ay magmamigrate na si Karen Davila sa US kapag nanalo ang mga Marcos. Tinanong lang naman ni Senator Aimee yon kay Karen Davila, is it already a form of unprofessionalism? Eh bakit yung mga ginagawa ni Karen Davila ng mga biased interview kay La BBM before? Isn't it unprofessionalism? Unprofessional interviewer deserves an unprofessional treatment din naman kasi. Ano lang, kayo lang pwede? Ano kayo, gold? Pero anyways, hindi naman kailangan ng gantihan. Pero may nabasa kasi ako sa comment section. Ang sabi sa comment section na
baka pag sinagot ni Karen Davila na anytime pwede na pwede akong pumunta ng US, hindi ka kagaya ninyo mga nakaban sa US. Minabasa ko ganung comment. Let me give you a fact. Bongbong Marcos can go anytime. Anytime he wants to US. He can go anytime. Nulit ko ha, he can go anytime using his diplomatic passport. Ano yung sinasabi niyo na yan? Sino kayong one-sided at panatiko ngayon? Peter. Ooh. So ayun na nga, ang dami na naman nilang kuda. Dahil doon sa reaksyon at sinabi ni Amy Marcos during the interview niya with Karen Davila. Ayan, sabi na naman nila, uneducated, wala daw modo, unprofessional. Wait, are you referring to yourself? So pag sumagot, masama. Pero pag kayo maraming sinasabing masasakit, mga magnanakaw at kung ano-ano, kayo tama. Edi wow. Ingat. Mga lods, nakita niyo na to? Yes, good morning Karen. It's nice to see you're still here in the Philippines. Well, first of all, congratulations. Akala ko magmamigrate ka pag nanalo ang Marcos. Da, tagam! Siguro no, hindi na nakapagtimpi si Senator Amy. Kasi di ba, grabe dati, grabe kung makahusga ang media, even yan sila Karen, no, sa mga Marcos. Oh, Karen, oh, ABS-CBN, ano kayo ngayon? Dapat lang yan sa inyo. Lalo na yung si Karen, kung makapagtanong, akala mo kung sino? Nag-tweet pa siya, sabi niya, "In victory, resist the temptation to gloat. Graciousness is a class act." Nako, may pag-graciousness. Graciousness pa kayo? Kayo nga itong hindi gracious sa mga tao eh. Lalo na sa mga taong ini-interview nyo. Yung ibang tanong nyo nga, masyadong stupid. Masyadong tae yung mga tanong. Para lang talaga in favor sa inyo. Alam nyo, natutuwa ako right now kasi ang nangyayari ngayon, simula kay President Duterte hanggang ngayon kay Marcos, ang nangyayari right now is ang media na mismo ang humahabol sa gobyerno. Ang mga media mismo ang humahabol sa presidente. Dati kasi malayang nakakapagmanipula ang media sa gobyerno. Ngayon, di na yan uubra. Mag-adjust kayo. Ang mga media ngayon para ng aso, habol ng habol, di ba? Sa gobyerno, habol ng habol kay President Duterte and even right now na kay President Marcos. Hindi nyo na mauuto ang gobyerno. Kung dati, grabe kayo makapagmanipula sa gobyerno, grabe kayo makapagmanipula sa mga tao, ngayon, neck-neck nyo. Kaya talagang saludo ako kay Senator Amy, siguro hindi na niya talaga na napigilan, no? Kasi imagine mo, ilang dekada siniraan ng media ang Marcos, ilang dekada kung ano-ano ang mga propagandang ginagawa nila sa mga Marcos. Ngayon, ang mga Marcos na ang may hawak ng kapangyarihan. Ano kayo ngayon? Talagang karma eh, no? Hintay-hintay lang kayo. Kasi feeling ko, 'di ba? Papasok na ang Marcos administration. Maraming mahahalungkat na mga kabulastugan. Kaya go Senator Amy.